But you must be recording na. Recording na. Umalis ka na. Hello guys. Alam naman natin na ngayon, isa sa pinakamalaking public health concern ay yung 2019 novel coronavirus. It is a public health concern that has also affected several countries worldwide, including the Philippines. In this video, I have decided to discuss by looking at it through a geopolitical lens. This presentation is entitled Diseases, Pandemics, and Geopolitics with a focus on the 2019 NCOV. Okay, so let's start. I will follow an outline for this discussion. First is the geopolitics of pandemics. In this section, I will basically discuss principles of why pandemics are geopolitical concern. Bakit ba mahalagang topic ang pandemics pagdating sa geopolitics? The next one is the case of the 2019 NCOV. The current situation and its implications for not just for China but for the world. Specifically, I will look at the social, economic, and political implications of the current outbreak. The third section is probably one of the more interesting parts of this discussion, and that is some conspiracy theories about the 2019 NCOV. Siguro, alam ko madaming magkukunat ng noo why I included this topic in this discussion. I think it is important for us to be skeptical about world events. So later, malalaman nyo kung bakit in-include ko yung topic na ito sa discussion. And finally, number 4, some final thoughts about the topic. Bago tayo tuluyang pumasok dun sa discussion natin, maraming nagtatanong, is the 2019 NCOV already a pandemic? So in this video, we'll try to answer that. So para masagot natin yung question na yon, we have to define ano ba yung epidemic, kailan masasabi na yung isang disease ay endemic or epidemic. A disease is endemic when it is always present in a particular place or community. Like for example, yung dengue, it is considered endemic in the Philippines kasi it is always present in the Philippines. A disease is considered epidemic when a number of people with infection is already higher than what is expected. So, kung maalala nyo, I think that was last year, nagkaroon ng polio epidemic sa Pilipinas. It was considered epidemic kasi before that, we have totally eradicated polio. And then, last year, bumalik siya. Nagkaroon tayo ng, if I'm not mistaken, 2 or 3 ba na cases ng polio. So, mas mataas siya kumpara dun sa previous period. And finally, pandemic. A disease is considered pandemic when it has spread worldwide. So, kung yun yung definition, by the way, this is WHO definition. So, kung yun yung definition ng pandemic, should we consider the 2019 NCOV a pandemic already? So, sinagot yan ng WHO. So, as of Tuesday, February, ito yung statement ng WHO. Ang sabi nila, the 2019 NCOV is a global health emergency. Yun yung term na ginamit nila. And it is an epidemic with multiple locations. It is not yet a pandemic, according to the WHO. Pero bakit? Bakit hindi nila ito kinoconsider pa na pandemic? Ang sabi ng Director ng WHO Infectious Hazards Management Department, an estimated of 78% of cases are coming from the Hubei province in China. And the cases outside Hubei are spillover cases. And they believe that the transmission can still be stopped. So those are the two factors why they considered the disease not yet pandemic. Let's go to the first part of the discussion, which is the geopolitics of pandemics. So in this part, we will discuss why pandemics have geopolitical relevance, and also we'll discuss the factors that affect the severity of these pandemics or diseases. Let's first discuss the factors affecting the severity of a pandemic. The first factor is the modes of transmission.
paano ba siya naipapasa sa ibang tao? Gaano ba kadali siya naipapasa sa ibang tao? So mahalagang malaman yon para malaman din natin kung gaano ka-severe yung isang klase ng sakit or pandemic. There are two major classifications of modes of transmission according to the Center for Disease and Prevention. These are direct and indirect contact. So if you're interested kung ano ba yung mga modes of transmission na to, you can go to the website of CDC. Meron sila dong brief discussion of the modes of transmission. So the next one is mortality rate. Gaano ba kataas yung potential na mamatay yung person infected nung sakit or pandemic. And finally, the country of origin. Yung country of origin ng isang disease or pandemic, mahalaga din malaman kasi in the study of pandemics, meron silang tinatawag na spark risk and spread risk. So yung spark risk, ito yung mga countries, regions na very susceptible sa pandemics or ito yung madalas panggalingan ng mga sakit ng mga pandemics. One example siguro dito yung Central and West Africa and China. Mahalaga ding malaman yung country of origin ng isang sakit kasi there are countries in the world that are more integrated in the global economy, which also increases the chance of spreading the disease. Like for example, itong 2019 ncov, we can say na significant yung naging reaction ng buong mundo kasi China is very much integrated into world trade, world politics, and world economy. May impact kasi yon sa spread ng disease. Let's compare, for example, kung nag-umpisa yung disease sa North Korea, while there will still be concern, pero hindi siguro ganun kalaki. Kasi alam naman natin na yung North Korea, it's almost an autarky. Hindi siya ganun ka-integrated sa world trade, sa world economy. So, mas mababa yung risk of spreading the disease. Kaya yun yung dahilan kaya mahalagang malaman kung saan ba nanggaling din yung sakit. Okay. And then, the next one, sabi ko nga kanina, pandemics have geopolitical consequences. So, bakit ba mahalagang pag-aralan yung mga pandemics sa geopolitics? Una sa lahat, alam naman natin, diseases, pandemics, they respect no passports or boundaries. They are transnational in nature. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng kontrolin ng isang Great Wall of China. Hindi sila pwedeng kontrolin by limiting the flow of information. Kasi sakit to, hindi natin nakikita. Pwede silang mag-spread kahit saan. And finally, diseases and pandemics, they pose national threat to countries in three departments: social, society, at yung mga sakit may consequences sa society, sa ekonomiya ng isang bansa, at sa politika at seguridad ng bansa na yon. So ito yung dahilan kaya yung pandemics pinag-aaralan sila sa geopolitics. So ano ba yung example ng social consequences ng mga pandemics? Syempre isang obvious reason kung bakit significant yung pandemics or diseases is there's the potential loss of human life dahil sa mga sakit na to. Syempre, alam naman natin na yung gobyerno, yun yung concern niya to protect the well-being of its people. Kaya mahalaga na mapigilan nila yung spread ng disease or pandemics. It also has impact on, you know, yung public healthcare system ng isang sakit or pandemic. Let's say for example, sa Pilipinas, meron tayong PhilHealth, meron tayong mga healthcare security nets na to. So pag nagkaroon ng epidemic, it will put a stress on, you know, our public health system. Kaya mahalaga na makontrol yung pag-spread ng sakit. So another impact of diseases or pandemics is what if mga breadwinners yung apektado ng sakit? Siyempre, pag nagkasakit yung breadwinner or namatay siya, mawawalan ng source of income yung family. And this could lead to, you know, the worsening of poverty, malnutrition, ano pa ba? It's a ripple effect. So those are some examples ng impact ng diseases and pandemics sa society. Diseases and pandemics also have an impact on the economy of a country
One example of that is, let's just look at Wuhan. Since sinarado yung Wuhan sa buong mundo, ibig sabihin yung supply ng pagkain, supply ng raw materials sa city, very limited din. So ang pwedeng maging epekto nito, tataas yung inflation sa Wuhan, tapos nagkakasakit pa yung mga breadwinners. Ibig sabihin, wala na nga source of income, mataas pa yung bilihin. Meron ding loss of productivity yung economy since may sakit yung mga workers, bababa yung productivity ng isang ng ekonomiya ng bansa or ng city. These are just some examples of economic consequences of diseases and pandemics. Later, I'll discuss ano ba yung specific na economic consequences ng 2019 outbreak. And finally, so sabi ko nga kanina, meron ding political and security consequences yung diseases and outbreak. Kasi yung mga sakit, this could also stimulate competition among interest groups or political parties. Nakikita naman natin ngayon, di ba, nagkaroon ng 2019 NCOV sa Pilipinas. Nakita natin kung paano siya ginamit din as a political tool para i-erode yung legitimacy ng ruling government. So, pwede siyang gamitin in that sense. Yung mga sakit din ngayon, tsaka, yung mga sakit din, alam naman natin na they can also be used for bioterrorism and as biological weapons. So, those are just some political consequences. So, next, let's go to the case of the 2019 NCOV. So, in this particular section, I'll discuss kung ano ba yung specific impact nung 2019 NCOV sa China. And di lang sa China actually, sa buong mundo. And I'll also discuss yung geopolitical significance nitong kasalukuyang global health concern na meron tayo ngayon. Okay, so the 2019 NCOV couldn't have come at a worse time for China. Maraming experts ang nagsasabi na this is the worst time na for the outbreak to occur for China. For several reasons. Number one is, alam naman natin na merong kasalukuyan nangyayari na Hong Kong protests. So, meron na nga ganun na problema yung China. Parang dadagdagan pa ng isang widespread na problema din, which is, yun nga, yung outbreak. The next one is the Spring Festival Travel Rush or the Chunyun. So, the NCOV outbreak became worse because it happened during this time of the year in China. Ito kasi yung panahon na ito yung parang holiday sa China. It's a long holiday. Tapos yung mga workers sa city, they go home to their provinces to celebrate yung Chinese New Year. Imagine niyo na lang kung ano yung epekto noon kapag may virus, may outbreak, tapos yung mga tao na nandun sa epicenter ng outbreak, uuwi sila sa kanilang mga probinsya. Mas malaki yung chance or potential na ma-spread nila yung sakit. Kaya itong timing nung sakit, sobrang significant din or sobrang nagpalala din nung sitwasyon sa China. So, ito din kasing Chunyun, it is considered the largest annual human migration in the world. Millions of people go home to their provinces to, you know, celebrate the Chinese New Year. And finally, Wuhan itself. Yung location mismo ng Wuhan ay factor kung bakit sobrang lala ng 2019 NCOV. Bakit? Okay. So, kung titignan kasi natin yung map ng China, ayan yung location ng Wuhan. Now, Wuhan is one of the port cities na dinadaanan ng Yangtze River. Ang ibig sabihin, major hub siya for transportation. Hindi lang for transportation ng mga tao, pero transportation din ng mga goods. Yun, makaka-apekto din siya sa spread ng disease. Kaya very significant yung location ng Wuhan. Also, Wuhan is actually larger than New York in terms of population. It has around 11 million people. At ang sabi nila, bago na-discover yung sakit, 5 million people yung lumabas ng Wuhan.
So, imagine ninyo, ganun kadaming tao, yung potentially may sakit, may dala nung virus, tapos kasalukuyang nasa China ngayon, I mean, nakakalat sa China ngayon. So, Wuhan din is a very well-connected city, hindi lang sa China, kundi sa buong mundo. Actually, yung international airport ng Wuhan, may direct flight siya going to other major cities in the world like New York, we have San Francisco, London, Tokyo. So, ano talaga siya? It's an economic center, yung Wuhan. So, another significance ng Wuhan is it is a major industrial hub sa China. Maraming factories ang nasa Wuhan. At yung Hubei, yung mismong Hubei kung saan nandun yung Wuhan, madaming mga economic zones na nandun. Okay, so these are some of the reasons kung bakit. Okay, let's just go back. So, ito yung mga tatlong dahilan kung bakit sobrang lala para sa China ng timing, ng lugar kung saan nag-umpisa yung outbreak at yung current context na meron sila ngayon, which is may protests sa Hong Kong at so may domestic concern sila na ganon. So let's go to the social impact of the NCOV outbreak. Sabi ko nga, pag merong pandemic, pag may sakit, it could stress yung public health system ng isang bansa. In fact, may mga articles na nagsasabi na yung mga hospitals sa China, overcrowded na, meron pang mga health workers na nagkakasakit mismo, may mga namamatay din na health workers. Hindi lang yung budget yung issue dito, kundi yung well-being din ng mga professionals and the infrastructure, yung health infrastructure. Kaya it's really putting a stress on the public health system of China. Meron ding disruption in education. Alam ko na-cancel yung pag-uumpisa ng klase sa China dahil sa sakit. Then, may mga sporting events din na na-cancel. So, di ba, alam naman natin, this year gaganapin yung Olympics sa Tokyo. Pero kasi, yung mga ibang qualifications para sa ibang games, gaganapin yan sa iba't ibang country, hindi lang sa Japan. So, ibang events gaganapin sa Wuhan. Merong gaganapin sa Wuhan, meron din gaganapin sa ibang parts ng China. Yung mga events na yon na-cancel sila kasi yun nga, merong epidemic ngayon. Another impact is yung public panic. Yung public panic, hindi lang to, makikita naman natin, hindi lang siya exclusive sa China. May public panic din sa Pilipinas at sa buong mundo. May mga countries na nagkaroon ng travel restrictions on against travelers coming from China, kasi yun nga, may public panic na nangyayari. And and another is disinformation. Alam naman, familiar na tayo dito, kapag mga ganitong mga issue, may mga kumakalat na fake news, disinformation. So it's also one of the impact of the outbreak. And finally, nagiging cause yung outbreak para ibang countries or ibang nationalities maging racist sa mga Asians. Hindi lang mga Chinese, mga Asians. Actually, may mga articles akong nabasa na sa China, in China itself, merong mga Chinese from other provinces na nagiging discriminatory sila against Chinese na galing Wuhan or Hubei province dahil sa sakit. Regionally, merong mga restaurants sa South Korea na nag-ban ng mga Chinese tourists. Kasi, yun nga, because of fear na baka dala nila yung sakit. Sa Pilipinas din, may mga posts sa social media na that would be considered discriminatory against Chinese nationals. So, naging isang issue yung racism. So another is the economic impact of the disease. Ito yung siguro pinaka-highlight ng madaming articles, madaming experts, yung impact nung yung impact ng sakit hindi lang sa ekonomiya ng China kundi sa ekonomiya ng buong mundo. Kasi well, China is the factory of the world. And it is a well-connected country. It is the second largest economy in the world. Yung mga ganitong
public health concern, for sure may impact din sa ekonomiya ng China. So ano na ba yung kasalukuyan na naging impact ng mga sakit na to? Okay, slower economic growth. May mga experts nagsasabi na China could lose 1.something% of its GDP growth this year dahil sa sakit. So alam, ang laki ng ekonomiya ng China, around, if I'm not mistaken, $14 trillion. Malaki, malaki yung mawawala sa paglago ng ekonomiya ng China dahil sa NCOV. Malaki din yung impact ng NCOV sa tourism sector, lalo na sa mga countries na may maraming Chinese tourists. Sabi nila, yeah, yung Thailand, nandyan, Japan. Sa Pilipinas, the Chinese are the second largest tourists in the Philippines. Number one, yung mga Koreans. So, we must expect na bababa yung pagdating nung Chinese tourists sa Pilipinas, lalo na may travel restrictions tayo ngayon. So, syempre, affected yung livelihood ng mga tao dun sa tourist sites na yon. May target din for sure yung Department of Tourism kung gaano ba kadaming ano yung tourism growth rate or tourism arrival growth rate na may target sila dyan for sure. So, maapektuhan din yun. Last year, yung tourist arrival sa Pilipinas umabot na ng 7.something million. Almost more than 7 million tourists yung dumating sa Pilipinas, at the second largest yung mga Chinese. Next is an increase in inflation. Hindi lang sa China, pwedeng tumaas yung mga presyo ng bilihin sa China dahil sa outbreak na yan. Pero pwede rin actually to magkaroon ng impact yan sa inflation sa ibang countries na very significant yung trade relations nila with China. For example, sabi ko nga kanina yung Wuhan, malaki siyang factor sa industry ng China. Since may mga sakit yung workers, mas mababa yung productivity. So yung pag-export nila ng mga products na yon, medyo mababawasan din. So yung mga countries na nag-i-import ng mga products nito, baka pwedeng magkaroon ng shortage. So maghahanap sila sa ibang countries as, you know, alternative source para ma-cushion yung nawala dahil sa sakit. So the point is yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi lang China yung affected. Pwedeng may ibang yung mga countries din na may close trade relations with China, pwedeng maapektuhan din ng inflation. Food shortage, nasabi ko na kanina. Loss of productivity, nasabi ko na yan. Those are some of the economic impact of the current outbreak. And lastly, syempre, yung NCOV, may political consequences din yan. So it serves as a litmus test for CPC, sorry, it's not CCP, it's CPC, Communist Party of China. Bakit? Bakit siya magiging litmus test siya para sa ruling party ng China? In one party state, states like China, hindi na nade-derive yung legitimacy ng ruling party from the elections. Virtually, wala naman talagang elections sa one party, kapag one party state. O saan galing yung legitimacy ng party na yon? Syempre, galing yan sa services, sa government services, galing yan sa ekonomiya nila, how the government manages the country. Doon nang gagaling yung legitimacy ng mga one party state. Hindi yan galing sa elections. Kaya, it's very crucial for the CPC to handle the current situation effectively. Otherwise, this could have an impact on their legitimacy as the ruling party. Also, alam din naman natin na the Chinese economic miracle is one of the most remarkable in the history of the world. In just a few decades, na ilang milyon katao yung naiangat from poverty, hundreds of millions of Chinese yung naiangat from poverty. So dahil doon, syempre may tumataas din yung public expectations, yung expectations ng mga Chinese from their government. So it is very crucial for the CPC to handle yung to manage effectively yung current outbreak na meron sila. Next one is for sure the current epidemic in China will damage yung soft power na meron yung country. Nakikita naman natin na medyo naging negative yung
perception sa mga, hindi lang sa China, kundi sa mga sa tao, sa Chinese, dahil sa sakit. Number 3, a pause on Hong Kong protest. Depende kung saang side ka nang gagaling, this is a positive or a negative consequence of the outbreak. Siguro para sa CPC, matutuwa sila kung mangyari to, kung yung outbreak mag-cause ng pause sa protest na meron ngayon sa Hong Kong. Kung ikaw naman yung Hong Kong protesters, syempre matatakot ka din mag-rally siguro, mag-protest sa daan kasi baka magkaroon ka ng coronavirus. So, yeah, depende kung saang side ka. So, this is either positive or negative. Number 4, may mga experts nagsasabi na the outbreak could lead to a temporary hibernation of China from world politics. So, baka daw mag-focus yung China domestically muna at mawawala siya sa world politics temporarily. Ang ibig sabihin noon, pag nagkaroon ng temporary withdrawal ang China from world politics, magkakaroon din ng temporary shift of balance of power. Ibig sabihin, yung balance of power, it will tilt towards the favor of United States. May article din ako nabasa na malaki yung benefit nitong outbreak sa United States. Finally, diba? So sabi ko kanina, it's a litmus test for the CPC. Okay, and finally, conspiracies. May mga kumakalat ngayon na conspiracy theories regarding the outbreak. Ano ba tong mga to? So, ito yung mga ilang conspiracy theories about the outbreak. So may isang Russian politician ang sabi niya America daw yung nag-create ng virus and it targeted China. Meron ding Chinese Air Force colonel na nag-accuse dati ng US government na nag-release ng H7N9 na bird flu sa China as a biological weapon, and they're using the same narrative about the 2019 NCOV. And number 3, may nagsasabi naman na yung virus actually galing siya mismo sa China. It was lab made in China at siguro they mismanaged the virus kaya siya kumalat. So may mga ganung conspiracy theories. Ngayon, siguro tinatanong nyo, bakit ko ba sinasama itong conspiracy theories na to? Ibig sabihin ba nito, naniniwala ako sa mga to? Not necessarily, pero ako kasi naniniwala ako na may kaibahan yung conspiracy theory sa intelligent skepticism. There are so many information in politics or in the world, in our world today, that we are not privy to or that we do not have access to. It is only important for us to be very skeptical about what's happening in the world. Meron ngang, may prof ako dati in my in grad school, ang sabi niya, nothing in international politics happens by accident. So ano ba yung characteristics ng isang intelligent skeptic? Itong mga items na to galing kay dun sa philosopher, sa British philosopher na si Alain de Botton. Ang sabi niya, intelligent skeptics know that evidence is needed to sustain hypotheses. Kung ikaw meron kang isang theory, kailangan mo ng evidence para masustain siya. Ngayon, kung wala ka ng evidence na yon, you should have the courage enough to abandon your theory or your hypothesis. So intelligent skeptics understand that the burden of proof is on them. Dahil ikaw yung nagcha-challenge ng status quo ng isang popular opinion, ibig sabihin, nasa iyo din yung burden to prove yung idea na pino-forward mo. Kung maalala nyo dati, nung sinaunang panahon, yung paniniwala ng mundo, yung center ng universe ay yung Earth. Tapos, may nag-challenge niyan na scientist, hindi ko alam kung sino. Kung kilala nyo, comment nyo na lang sa baba. May nag-challenge niyan at nagsabi na yung center ng universe is the sun. He proposed yung heliocentric theory. Nung una, may mga hindi tinanggap
yung idea na yon kasi for them it's ridiculous. Pero habang nagkakaroon ng evidence na tama yung theory na yon, unti-unting nawala yung paniniwala na the center of the universe is Earth. So nagkaroon ng paradigm shift. Ibig sabihin, mahalaga yung mga unpopular opinions. They are important, but also we have to find evidence to prove them. Hindi lang dapat sila magstay as conspiracy theories. So, and intelligent skeptics know that. Next is, sabi ko nga nung una, intelligent skeptics have the courage to abandon a hypothesis. So, kung na-prove na mali yung isang hypothesis, yung isang intelligent skeptic, kaya niyang i-abandon yung hypothesis niya, kaya niyang mag-change ng mind, hindi siya nakatatakot gawin yon kapag na-prove na mali siya. Yun yung kaibahan niya sa isang conspiracy theorist. And finally, intelligent skeptics, they are basically trusting but are not afraid to change their minds. Yun nga yung sabi ko. Yung ego nila, hindi siya nakadikit sa idea nila. So, ito yung kaibahan ng mga conspiracy theorists sa mga intelligent skeptics. So, ang point ko lang dito, ang sinasabi ko lang, hindi tayo dapat maniwala sa lahat ng mga nababasa or napapanood natin. We should ask questions. And if we have hypotheses or we have unpopular opinions, nasa atin yung responsibility kung paano natin ipapatunayan yung mga ideas natin. We should be intelligent skeptics, not conspiracy theorists. So for my final thoughts, usually kasi kung ititignan natin yung mga trend sa yung trend ng mga previous epidemics, outbreaks, usually bumababa yung cases pagdating ng spring. So let's expect na yung Chinese government minomonitor na nila yan kung ano ba yung trend ng yung rate of infection, ano ba yung nagiging trend, bumabagal ba, bumababa ba. So titingnan, imomonitor nila yan hanggang March, hanggang early March or maybe until throughout March imomonitor nila yan. And kapag nakita nila na pababa na siya, they could probably relax yung or even lift yung travel restriction. So, unti-unting babalik na sa normal. Yun ay kung yung rate of infection nga, bababa na siya. However, if they see na it's getting worse, let us expect na hahaba yan. Yung mga measures na in place ngayon, hahaba sila. Syempre, habang humahaba yon, hahaba din yung restrictions na meron tayo sa kasalukuyan. Kung lumala yan, tapos paparating pa yung Tokyo Olympics, expect natin ma-overshadow niya yung Tokyo Olympics pa. And Japan could lose billions and billions of dollars dahil sa sakit. Kaya kung makikita natin sobrang cooperative yung China, yung Japan with China ngayon to combat NCOV, kasi alam nila na kapag lumala pa yung sitwasyon, it would affect yung 2020 Olympics na gaganapin sa Tokyo. Sabi nga sa international relations, it's all about national interest. Hindi tumulong yung Japan dahil lang the country cares about China. Hindi lang tumulong yung Japan dahil out of goodwill or out of compassion. May national interest din yan na nakataya sa sitwasyon. Yun yung final thoughts ko. Let's tignan natin kung ano yung magiging trend ng rate of infection. Bababa ba siya? Kung bababa, i-relax ba ng CPC yung restrictions nila, relax lang ba? Will it lift the restrictions? Kapag nangyari yon, tignan natin how other countries would respond to the relaxing or the lifting of these travel restrictions. Kung unti-unti na bang babalik sa normal, sa normal ang lahat. Yun yung mga titingnan natin from here on out. Okay, so these are just some of my references for this video. Okay, so if you find this video informative, nagustuhan nyo siya, please hit like nyo, share the video. Also, I'm open to accepting comments from you. Mag-comment lang kayo sa baba,
mag-suggest kayo ng topic kung anong gusto nyo i-discuss ko in the future, kung gusto nyo lang, subscribe to my social media accounts. So yan, nasa baba yung mga social media accounts ko. I'm on Facebook, ito yung Facebook ko, like nyo yung page ko. I'm on Twitter. I will also upload this video on my YouTube channel. Kung may comments din kayo, may mga reactions kayo, may mga questions kayo about this particular topic, i-comment nyo lang yun sa baba. And kung may topic kayo na gusto nyong i-discuss ko, i-research ko, then discuss ko, then also feel free to comment. So yun lang. Thank you for watching the video. Please don't forget to like and share, and then also follow my page. Thank you. Bye.